ang layunin ko lang naman dito ay makatulong, hindi para makaperwisyo. Pero ganun talaga, tatanggapin ko yung persecution. Our beloved Boss Mike, Boss Mike Severa. Yon! Na-miss nyo ba? Na-miss nyo ba yung kanta na yon? Oh, ganda na production nila, no? Mm. Eh, ganun talaga. Eto daw mga boss. Oh. Dahil nga daw, pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Aimee Marcos, itong si FLM talaga. Oo, Marcos yata talaga ito, mga boss, ha? Marcos daw yata talaga ito. Parang ano eh, parang totoong pinsan eh. Ha? Parang totoong pinsan yata talaga itong si ano eh, si Kulaong eh. Hindi. Sabi nung ano, nung mga kausap namin, eh baka totoong talagang pinsan. Kaya nakalabas. Siyempre, lakas-lakas niyan. Kung hindi ba naman na ang mga Marcos ang nagpalabas diyan, hindi naman makakalabas 'yan. 'Di ba? Oh, hindi kaya ang mga Marcos talaga ang nagpalabas dahil pinsan totoo? Kasi 'yun naman lagi niya sinasabi na ang mga pera ng mga Marcos ay nasa sa kanya. Napanood niyo ba yung kahapon? Ito 'yun. Ito ah, nasa bed 'yan. Pasok. Humihingi ng pera, si Bongo sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Oo, sino ang Marcos ko? Pero iba. Oh, yun. Oh, narinig nyo? Nasa kanya lahat ang pera ng mga Marcos. Kaya ngayon, ang pagkakaalam ha, ng iba, eh totoo talagang pinsan. Oh. Sino ba talaga nagpalaya dyan? Paano nakalaya yan? Hindi ba pinalaya ng mga pinsan yan? Mukha nga. Oo, mukha ngang pinalaya ng mga pinsan ito. Ayaw din nga talagang ano, ha? Tumagal pa sa kulungan kasi grabe yung mga kaso eh. Ha? Grabe yung kaso? Tapos biglang nakalaya? O, eh, paano ngayon yun? Sige nga, pakisagot. Paano nga naman nakalaya ito? Kung hindi ito pinalaya nga naman ng mga pinsan tulad ng mga naiisip ng mga ibang mga tao. Oh. Kayo na mag-isip mga kababayan. Minsan ako napaisip din ako eh. Oo nga no. Kasi nga yung mga pera ng mga Marcos nasa kanya. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongo sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Oo, di ba? Nasa kanya lahat ng pera ng mga Marcos. Kaya pala ang daming pinamimigay. Sa totoo lang, kasi nga eto nga yung mga naririnig nating mga opinion ng mga tao. Pasensya na sa mga taong gobyerno na nandiyan dyan, ha? Sinasabi nila na hindi kami naniniwala na totoo nga Marcos yan. Yun na sabi ng iba. Sinasabi rin ng iba, hindi, pinsan kasi yan. Pinsan yan, papabayaan ba naman ang pinsan yan? Siyempre kadugo nila yan. Hindi nila papabayaan. Minsan naiisip ko mukhang totoo nga. Totoo nga yata nga kamag-anak ito ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Aimee Marcos. Kayo mga kababayan, sa ano sa palagay niyo? Paki-comment nga kung ganun din yung inyong naiisip kung may posibilidad ba na talagang ang tumulong dito sa paglaya ni Norman Mangusin. Nakasanayan natin. Oh, 'di ba? Ni Francis Leo Marcos. Kita nyo hanggang ngayon ha, kung totoo 'yan na eto isipin nyo, mga kababayan ha. Kung totoo na nahatulan o may kaso sa illegal alias itong si Norman Mangusin na nakasanayan nating tawagin. Eh bakit gamit-gamit pa rin? Yung Francis Leo Marcos. Ha? Hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtataka na bakit hanggang ngayon gamit-gamit pa rin niya yung pangalang Marcos kung
totoong hindi Marcos yan, kung totoong may kasong illegal alias yan, kung totoong nahatulan yan, o kung totoong ongoing pa yung kaso na yan. Eh bakit gamit-gamit pa rin yan? Dapat bawal nang gamitin yan. Sabi nga ni nung kaibigan kong attorney na napakagwapo, oo, na nasa gobyerno ngayon, hindi niya na pwedeng gamitin yun. Ha? Eh bakit ngayon? Tingnan niyo yung YouTube channel, ha? Yung pare. Ewan ko ba bakit ganito yung nararamdaman ko? Naniniwala ako na Marcos yan. Hulma ng... Yun na nga eh. At saka makikita nyo naman na magkamukha talaga. Di ba? Magkamukha! Pasinin nyo yung mga ni Bongbong Marcos tsaka ni ano, FLM. Eh, halos iisa lang hulma eh. Di ba? Ayun oh, oh. Tingnan nyo. Sabi ng mga ano, ng mga nanonood oh. Sabi ni Bill Tinker Arts, pero hawig talaga ni BBM eh. Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Baka nagkakamali lang kayo ng tingin. Nung una. Pero ngayon, kung inyong ano, kung inyong sisipatin, ha? Kung sisipatin ninyo, meron talagang hawig. Oo, lamang lang ng konti si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Lamang lang ng konti eh. Nandito si... Eto, oo. Oh. Lagi rin itong nagano ha, Simply Talkies Vlog. Oo, laging nagbablog ito, napapanood ko. Mas hawig niya, si Aimee. O, kita nyo, mga kababayan, hindi ako may sabi niyan. Kayo na may sabi niyan na talagang ano, talagang meron talaga. Meron sigurong hindi tayo alam na alam, sila lang ang nakakaalam. Oh. Kayo. Minsan pag nakikita ko sa vlog si Mangusin, akala ko si Borgie. Totoo naman. 'Di ba? Mark Ramos, ikaw nakikita mo 'yan. Siguro hindi na lang ako 'yung nakakakita niyan eh. Oh, maging si Ninang Lilito Nini, alam nyo? Mukhang alam niya. Oh, sa totoo kasi idol niya 'yan. Idol niya 'yan eh. Ngayon, mga boss, parang gusto ko na eto, oh. Mukhang si Makmak ganun din eh. Ha? Mukhang si Makmak ganun din. Pwede naman. Oh, okay lang yan. Oh, balik ka doon. Para ano? Eh, wala naman tayong magagawa eh. Kung talagang ganun talaga buhay, minsan nalilin lang tayo, di ba? Minsan nagkakamali tayo. Eh, pwede naman humingi ng tawad. Pinapatawad naman na tayo ni ano eh, ni FLM, di ba? Kayo ba naniniwala talagang Marcos? Sabi nila yun ha. Ay, sabi ko yun ha. Sabi nila, totoo yan kasi nga hindi makakalaya yan kung hindi tutulungan ng mga pinsan. Tandaan mo, pag kadugo, kadugo pa rin yan. At merong misyon si FLM sa sambayan ng Pilipino. At yung misyon na yon ay kailangan, ha? Kailangan matupad ni FLM yung kanyang pinangako sa sambayan ng Pilipino at yung microchip na nasa ilong niya. Eh kailangan nang tanggalin at ilabas na yung limpak-limpak na kayamanan ng mga Marcos na nakatago daw. Ha? Di umano, ha? Ano pa naman magagawa natin? Suportan natin kasi para naman ito sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Basta para sa sambayan ng Pilipino, kasama tayo! Ha? Si Bill Ace. Grabe ko. Huwag ka munang... Ha? Ikaw naman, huwag ka na magtampo. Ngayon lang to. O ngayon, ito na. Tapusin na natin to. Ha? Basta mga boss ha, yan ang dumalaw sa panaginip ko. Na ang nagpalaya daw ayon niya sa panaginip ko ang magkapatid na Aimee at Bongbong Marcos. Okay? Ay, mga boss! Ha? Hanggang dito lang.
ang ating pagsasama-sama. Sa totoo lang, napilitan lang ako mag-live ngayon. Kasi baka makalimutan ko yung mga napanaginipan ko. Kaya, eto, nilive ko na lang. Muli! Oo. Magandang umaga! Magandang hapon! At magandang gabi sa Mandako ng Mundo. Naroon kayo. Maraming salamat muli sa inyong pagsama. At syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved, Boss Mike, Boss Mike, Severa!